What's up guys? Hello, welcome ulit sa ating channel. And tatalakayin natin ngayon tong at sa pag-aalaga ng pagpatubo ng apple mansanas dito sa Pilipinas. Yes, tama po kasi narinig nyo. Tumutubo po siya. At marami na rin ako nakitang channel sa YouTube na nakagawa nun. Malalaki na nga sila. Ano ba? Nakapagpabunga pa. Parting kauna-unahan yata nakapagpabunga na dun sa parting Mindanao. And may mga 14 variety pa na natumubo dun sa parting Pangasinan naman. So guys, nandito tayo ngayon sa Bicol, probinsya ng Sorsogon. Yes. And mainit ang panahon ngayon. Sobra ang init. So guys, paano magpatubo ng apple? Siguro guys, nakakita na kayo ng nakapanood na kayo sa ibang channel kung paano magpatubo ng apple, mga paraan nila. So guys, yun din po yun. Tama po yun. Yun din po ang ginawa ko. Kaya hindi ko na po tatalakayin papakita sa video na to. Pakita ko na lang po yung napatubo ko ng apple. So guys, tara, samahan niyo ako. Pakita ko sa inyo. Ayan guys, yan po yung aking apple na napatubo. Fuji apple po siya. Malaki na po. Siguro nasa 2 feet na po ito mga katanim. Ayan po. Malaki na siya. So kung mapansin nyo po guys, nilagyan ko po siya ng, ito po. Nilagyan ko siya ng bracing dito. Na straw, saka ito po. Kasi madalas po siyang, kasi yung apple po, dire-diretso po ang tubo niya, pataas. So, pag malakas po ang hangin, gumagalaw-galaw po siya. So, iniwasan po natin yan na malamog. Yan. At nilagyan ko rin po siyang additional mulching. Yan, ano niya, mga bunot ng nude na yan para presko siya. Kasi sobrang init ngayon, kung makapansin niyo po guys. Yan. Yan, kung makapansin niyo pa, maraming dahon sa baba. Dito sa gitna, wala. Nagkadahaw na naman siya dito sa parting sa taas. And wala na, blanco na naman po siya dito. Ayan. At nandito naman po ang dahon ulit. At ayan po, medyo natutuyo po siya guys. Kasi sobrang init po talaga ngayon. So far, lumalaban ang apple natin. So guys, napatubo ko siya last December. So February, ayan po ang tinubo niya. Dire-diretso po ang pagsibol niya guys. Hanggang dyan po ang tinubo niya. Napansin nyo, sunod-sunod yung dahon kasi medyo malamig po panahon ng time na yon. So dumaan yung tag-init, May, so nandito po yung dahon po niya dito na, yung parting dito na sunog agad, gaya po nito. Nasunog po siya agad, nalagas po agad. So par nakasurvive yung apple natin. Yan, nalagas po. Tapos dumating po yung tag-ulan ulit. Kaya yan, nagkadahon siya dito. Yan. Tapos nagtag-init na naman po. Ayan o, medyo sunog pa rin siya. O, nagtag-init na naman po. Kaya medyo sunog itong puno na to. Ayan po. Pero lumalaban pa rin po yung apple natin. Nasasanay na po sa init sa klima sa Pilipinas. And ito pa rin po, lumalaban na din po siya. Ayan. Sa kung mapansin nyo guys, nilagyan ko siya ng bubong na net, additional siya kasi sobrang init talaga. Para hindi siya direct sunlight. Dapat pag nagpatubo kayo guys, ilagay nyo po muna siya sa paso. Sa plastic na ano, seedling bag. Ilipat nyo po siya pag mga 6 feet na sa lupa. So ito pong apple ko. Nilagay ko po siya sa plastic seedling bag. And umalis po ako dito at may iniskaso lang po ako at hindi ko alam. Walang nagsabi. Siguro, na-excite yung nanay ko. Nilipat niya. Ayan. Nireplant niya dito sa hindi ko ideal na lugar. Dahil sobrang tirik pong araw dyan. Yes, kaya nilagyan ko siya ng additional na bubong para makasurvive po yung apple natin.
nga pala sa nanay ko. Shout out. Sorry, ma. Yeah. So yun guys, out of siguro mga 10, yan lang yung nag-survive ko na apple, isa lang. And meron pa akong pinapatubo dito, may dalawa pa ako doon. Sana magtuloy-tuloy, makasurvive din siya kasi yung iba nagamatay. So, ideal na magpatubo talaga guys ng apple. Pagka, yan, November, December, maganda pong apple niyan. Tuloy-tuloy po yung, ano niya, paglaki niya. Mabilis po siya lumaki guys, pag hindi siya naintirap ng init. So far so good, lumalaban pa rin po ang apple natin sa klima ng Pilipinas, nasanin na po siya. Ayan, so siguro ang magiging kalaban na lang po talaga nitong tanim natin naman sana ay wag naman, bagyo. Siguro. So ito guys, ito yung dalawa ko pang bagong tanim na apple. Ayan po, medyo malaki na. Sana tuloy-tuloy yung tubo. Kasi yung iba nagamatay talaga dahil sobrang init. Nasusunog po, unang masusunog po sa kanya yung ano, nalalanta. Yung kanyang puno. Guys, dalawang to. So guys, yun nga, yun yung apple natin. Pinakita ko sa inyo, nag-iisang apple na napalaki ko, patubo ko. Hindi pa siya ganun kalaki, and malayo pa sa katotohanan para mamunga. And ayun, nakaka-survive naman sa init ng panahon dito sa Pilipinas, dito sa Bicol, particularly dito sa Bicol region. Kaya yun guys, sana nagustuhan yung video. So, please subscribe sa mga bago sa ating channel and click the notification bell para updated kayo. Like and share na rin po para sa iba. Para makapanood din po. Salamat and God bless.